Hello mga kamamsi dyan. Ngayon ay meron akong isi-share sa inyo na aking itinanim. Ayan. At ang aking gamit ay bote po. Ayan. Ito ay beans at hinayaan ko lang siya dyan. Basta na lang itinusok ko dyan. Tapos bahala siya sa buhay niya dyan. Diligan ko lang. May araw. Okay na. So ayan, may mga bunga na siya ngayon. At ito, yun na nga. Kaya ko ito sa inyo ipinakita para ma-inspire ko po yung mga kababayan ko na nasa Pilipinas. Alam nyo, ha, hindi natin kailangan ng malawakang lupain or malaking space. Kasi singit-singit lang sapat na. So ayan, ibig ko pong sabihin na sumingit sa mga halaman, huwag pong pupunta sa ibang singit. Delikado po yun. Nako, wag yun ha. Singit po ng mga gulay ang pinag-uusapan po natin. Mga singit-singit. Ayan. So, ayan guys. Hayaan nyo lang siya dyan na tumubo. Hayaan nyo lang na kumapit ng kumapit. Wag ring kakapit kung saan-saan ha. Gulay ang sinasabi kong kumapit. Okay, baka ma-misinterpret po kayo. Ayan. Kung nakikita ninyo oh. Isang puno lang po yan dito, isiningit at wala po akong mga nilalagay na mga pataba or kung ano-ano man. Tatlong klase lang po ang aking mga ginagawa dyan. Itusok lang yan dyan, tubigan, paarawan, at ang aking fertilizer, yung mga tuyong dahon, ayan. Ayan, dry leaves lang yan, hayaan nyo lang yan dyan. Minsan pag may time ako, ginaganyan-ganyan ko yan dyan. Yan. Parang yun na yung pinaka-fertilizer niya. So, ito, puno ng bayabas po ito na ginupit ko kasi nga masyado nang matangkad itong puno ng bayabas. Nakaka-insulto sa aking height. So, ayan. Ang laking pakinabang. Kaya po yung mga nadyadyan po sa Pilipinas, yung mga kapwa ko, o nanay. Tayong mga nanay na lang po ang mag-adjust sa weather. Tanim-tanim na lang po tayo. Para pagdating ng oras, lalo na ngayon sa kahirapan ng buhay sa Pilipinas, magsingit-singit na lang po tayo ng gulay. Ano? Kasi wala eh. Wala tayong ibang maasahan kundi sarili natin. So, ito yung aking kalamansi, oh. Na over na. Kasi nga, ang dami ng bunga. Wala nang gustong uminom ng juice yung aking mga amo. So, gaya nito, nakailang harvest na ako, singit-singit lang, ayan, singit-singit. Basta wag sumingit sa iba. So, ayan, bago po tayo magtanim ng mga halaman dyan, lagi po nating iisipin, magtanim muna tayo ng gulay. Ang sarap po, kasi alam nyo, magtusog lang, kumuha kayo ng mga bote dyan sa tabi, dyan sa atin, maraming mga bote. Ilagay nyo dyan sa gilid nyo. Ilagay nyo lang yan dyan. Kung may terrace kayo, kung may kubeta kayo, lagay nyo lang yan dyan. Paarawan nyo lang. Okay na. Basta isang araw, magugulat kayo. Meron na pala kayong gulay na anihin. So, kagaya nyan. Ito o, itong tanglad na to. Wala na. Andami na. Ayan. Tapos yung aking malunggay, ayan. Biglang sumibol. 50-50 rin siya. So, ayan yung aking luya naman. Alam niyo yung luya? Usually, ganito lang siya kaliliit niyan. Tinatapyas ko lang siya doon sa mga luyang yung binibili ko sa palengke. Yung mga tumutubo na, huwag niyong itapon. Huwag niyong gupitin. Instead, hati, i-crack niyo lang yung medyo tumutubo niya. Tumutubo na. Ay, bulol. Tumutubo na, ibaon niyo sa lupa. Ayan. Ibaon nyo sa lupa, oo, diba? Kita niya, naka-harvest na po ako dyan. Itong ano na to, emergency kapag naubusan ako ng luya. Umaakyat lang ako sa taas. Yan, dudukot ako dyan. Yan, yan, yan. Yan. So, ayan po. Gusto ko lang po ipakita sa inyo at i-share sa inyo na ma-encourage ko po yung mga nasa Pilipinas na magtanim po tayo ng gulay kahit sa maliit na paraan or kahit sa mga bote. Ayan o, ito po naka-harvest na ako ng gulay. Ano lang to, tray ng apple. Ito naka-harvest na ako ng gulay dito. And what, tray ng itlog po ito, tray ng egg. Ayan. So
So, ganyan lang po, para-paraan lang din. So, that's all for today, guys. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga video. At please po, don't forget po na mag-like kayo dyan, mag-comment kayo dyan, para po mas marami pa po kayong mapanood kapag nag-like po kayo, mag-re-recommend po yan sa inyo. So, ayan, thank you for watching po.